back here sa ang latest. At syempre, kasama pa rin ang Asia's Nightingale na si Miss Lani Misalucha. Ayan, naitadoon ko na. Oh, naitawid ko na rin ang katanungan, ang intriga tungkol sa pabago-bagong itsura daw ni Miss Lani. Nasabi ko nga, ito ang pinakamaganda mo. Pinaka-fresh ka ngayon. Oh, I love it. Thank you. Diba? Pero ano ba talaga? Pag nasa Amerika ka ba? Lagi ka ba nagpapagawa? Nagpapagawa ka ba? Ano ang totoo? Almost every year, I come home. Okay? I come home every year. Kaya lang nasasabi ng tao na, oh, ito na naman taon to, iba na naman itsura natin. Oh, tapos umuwi na naman. Oh, bakit iba na naman itsura natin? Chuchuchuchu, ganyan-ganyan. Doon, from the 2007 na akong umuwi hanggang sa ngayon, sinasabi nilang iba-iba itsura. Ang pinagawa ko tong nose ko, 2007, paano nila masasabi nag-iiba-iba itsura ko? Okay. Nung 2007 ako umuwi, hindi pa gantong ngiping ko. Pero ang ilong ko, eto na. Noong nandito pa ako sa Pilipinas, meron nang lumabas na, ay, nagparito ako si Lani. Ngipin pa lang yung pinagagawa ko. Kasi once you do something with your face, even if it's minute, it would make a big difference in your face. I did my face that, I mean my teeth that time, and they thought that I already did my nose, I had my cheekbone. Ako pa man, noon pa man, kahit may magkakapatid, matataas ang cheekbone. Kapag tumaba ako, nawawala ang cheekbone. Katulad ngayon, akala nila nag-inject daw ako. Eh, ang laki talaga ng mukha ko ngayon. Dahil nag-steroids ako nung nagkasakit ako that I have to have my voice back. And hanggang ngayon, hindi pa umiimpis ang mukha ko dahil number one sa steroids at number two, at walang kakaduda-dudang papagkain. Dahil kain na lang ako ng kain. Honestly, from the time that I got here, ang gaang ko ngayon ay mabigat na. And even most of the clothes that I used to wear, ang sikip-sikip na. Parang hindi naman masyadong halata. So yun lang yung nakakatuwa kasi each time na nauuwi ako, sabihin nila, ay may ginawa. Pero yun na yun talaga, 2007, maniwala kayo, maniwala kayo. So, pero every time na dumarating ka at may ganyang issue at pinagdududahan na may pinagawa ka, kasi anong reaction mo? Ano nagiging reaction mo? Naiinis ka ba? You know? Naapektuhan ka? Sa Twitter nga lang eh. Pero okay lang yun, ganun talaga. Pero wala. Siyempre mag-wonder, ay, iba na may itsura niya. Pero ganun. Wala. Sabi ko nga yan, yung pinaka-blooming mo. Eh, yung pagbalik mo sa Pilipinas, yun ang I like it. In fairness. Na dati pa noon. Talaga nagpagdagdag pa yun. Dati pa noon, bakit parang puti mo? Nag-achuchuchuchu ka, no? Hindi pa noon uso ang ano, yung iniinom na pampaputi. Ano ba yun? Glutathione. Yun. Alam mo, they thought that naging fair ako. Only because, kapatid, kami magkakapatid, balbon. If you see my hair before, ganyan ang hair ko para akong unggoy na makapal ang balahibo. So pinalaser ko, kaya akala nila pumuti ako. So wala na akong balahibo. Pero kung may pagagawa nga ako, ano nga kaya? Ang meron. Meron ka ba naiisip? May plano ka ba na talagang ano, itodo? Na may naisip ka na dalawang isip ka pa? Hindi siguro sa mukha. Baka sa pangangatawan. Dahil dyan, ako, eto, nako, 2013 New Year. Oo nga. Nako, marami kami aabangan sa'yo. Siyempre, dito sa Kapatid Network, sa TV5, Kanta Pilipinas. Kanta Pilipinas. Mm-hmm. Unang-una sa lahat, Kanta Pilipinas. Papalabas na po ito, itong darating na 2013. So, antabayanan niyo po. Nakakatawa, itong Kanta Pilipinas. Nag-enjoy kami ni Mr. C. At saka ni Rico Blanco. Ni Rico Blanco. At saka lahat ng production. In fairness, at talaga yung Kanta Pilipinas ay bagay sa'yo dahil kanta ang ibig sabihin nito. Hindi, nakakatuwa lang dahil nga yung mga contestants, yung mga nag-participate, iba-iba sila. Natuwa talaga ako kasi... Kamusta yung experience na makita itong mga aspiring talents? Magagaling. Na may mga bosses. In fairness, napanood ko yung iba, may mga bosses talaga. Hindi porke po kasama ako dito, sinasabi ko magagaling sila, pero nakakatuwa sila iba-iba. Iba-iba ang napipresent nila. Iba-ibang contestants, iba-iba ang ibabahagi nila Baliban sa Kanta Pilipinas, ano pa, meron ba mga abangan sa'yo sa Kapatid Network o mga concerts dito sa Manila? Ang pipilitin ko pong matapos ang aking album. Okay. Kailangan ko magkaroon ng album, so sana po maantay nyo ang album na gagawin ko. And hopefully, mailabas siya next year, January or February. And then, makaka-uwi yata ako next year ulit for the promotion of the album. And then so most likely magkaroon ako ng mga provincial tours, okay. And then next year sa America din gagawa ako ng alam mo na independently
produced album para doon ko naman ilabas. And there's this parang country singer, most likely na makipag-partner ako to do just a song with him or an album, I do not know. So, his name is Larry Bigby. Siyempre bilang, naku, hindi ko mapapalagpas na hindi ka kakanta. Dapat ano, may mga songs tayo, na, kahit mga kukunti lang. Halimbawa, anong kanta mo sa nararamdaman mo ngayon, sa career mo? Anong kanta ang gusto mong i-share sa ating mga kapatid? Anong nararamdaman mo with all the achievements na nakuha mo, na yung sa lahat ng tagumpay mo, every time na bumabalik ka rito at bumabalik ka rin doon? Parang, ano mo yun, kahit saan ka magpunta, tanggap ka. Thank you for teaching me how to love. Showing me what the word means. Yan. Thank you. In fairness. So, yan. Ito naman. Ano naman ang kanta mo sa aura mo ngayon? Sabi ko nga, ikaw ay pinaka-blooming ngayon. Meron ka ba kanta na siguro pwede mong kanta para sa mga nang-o-cry o sa mga nang-question? Or kanta sa mga nagagandahan sa isang Lani Miss Alucha? You make me feel, you make me feel like a natural woman. Baka pa nila. In fairness. Oh, ito na. Kanta para sa ating mga kababayan, sa mga kapatid natin dyan na hindi nagsasawa, na talaga nga namang suportahan ng isang Lani Miss Alucha. Siguro yung kaninang ni-request, parang hindi ako maiwanan itong awitin na to na and I will always love you. Ang badu yun, no? May ganon! Naku, thank you very much po, Miss Lani Miss Alucha. Naku, ayan mga kapatid, dito lang yan sa Ang Latest in Fairness. Maraming sa thank inyo. Thank you! Maraming salamat sa iyo. Thank you! Ayan. At dahil dyan, syempre, gusto natin pasalamatan ng Aria Cafe dito sa Robinson's Magnolia. Of course, thank you! Ayan po mga kapatid, Asia's Nightingale, Miss Lani Miss Alucha. Ayan. Meganon! Thank you very much! Meganon! Naging bahagi na ng tradisyon ng Latest na bulabuging kayo bago kayo matulog. Yes. At ano pa ba ang nawawastong pambubulabog sa inyong pagtutulog kundi si Shalala na magbibigay ng kanyang New Year's wishes and resolutions sa kanyang mga paboritong celebrities. Sa sobre ito, may apat na pangalan at pipili ng isa si Shalala. Ano ang katanihan direct niyan? Ay, ito yung mga taong malapit sa puso ni Shalala. Shalala! Bahagi ng buhay ni Shalala at bubulabugin ni Shalala. Okay, go! New Year's resolution para kay... Kanina naman kaya. Sino? Nakakatakot na, di ba? May kinatatakutan ka pa ba? Meron. Okay. Sino? Basahin mo na. Sharon Cornell. I love Sharon so much. Oh! Diba? Sama diba? Mo siya nakasama sa Viva. Nakasama ko siya. Tsaka yung one-on-one namin, yun tumatak sa akin. Stop hating the Twitter. No, stop ano, tweeting. Stop texting the Twitter. Hindi ka na-text the Twitter. Stop answering the Twitter. Finally, nakuha ko. Okay, sasaluhin ko yan para naman magkaroon ng konting saysay itong segment neto. Makabuluhan. Oo, dahil anak-anakan ko rin yan at marami kami pinagdanaan. Diba, at may negative ka sa kanya minsan. Dahil she deserves it. You know, Sharon, this coming year, ang hindi lang wish nating lahat dito sa TV5, lalo itong apat na katabi ko, nung tatlong katabi ko. Okay? Sana sa dadating na taon, peace of mind ibibigay sa'yo ito. Tama. Peace of mind. And peace of mind can only come to, like sinabi ko, not only with acceptance. Sharon, have that drive again. Have that drive. Tama. Yun ang kulang na nakukulangan ako sa iyo ngayon. Kaya inis ako. Huwag kang maupo sa iyong lukulukan. May sasabihin lang ako kasi, di ba, konektado rin ako sa Viva kahit na paparat. Gustong-gusto pa rin talaga ng Viva na magkasama si Viva, Sharon ano yun? At si Gabby for a movie. Viva film. Gusto nila. Pero ang inaano nila, kailangan daw papayatin ng konti si Mecca. Saka parang ibalik yung kanyang dating entusiasmo sa kanyang karera. At saka love naman natin talaga si Mecca. Oo naman. Kaya nga pinapansin natin. Tsaka mega siya. No, tsaka there is nobody who is as smart
ang talino-talino ng babae yan, di ba? Sobra. Sobrang talino niyan. Ang talented. Alam mo ba, may ibang mga singer dyan, hindi ba? Take 33 na, hindi pa makuha yung kanta. Si Sarah, isang tinig lang. Saka sabi nga ni Manny, hindi lamang photographic, photogenic pa ang memory ni Sharon. Yes, isang kilometriko na ano, patog. So Sharon, have that drive. We balik mo ang entusiasmo. We want you back into the competition. Pero ako rin, mas gusto ko kay Sharon yung everyday kung makikita siya ng morning show. Ah, okay. Gusto ko yung morning show. Dahil hindi maganda yung hapon. O para katapat niya na si Chris Aquino. Ah, okay. Yeah. O sige, ano tanuman, basta yung drive. Yeah. Sabi nga natin, sana ibalik. At saka, para sa gitna ulit siya ng competition. At saka si Sharon, napaka-generous. Okay, ay, hindi namin tinatanong, ikaw siguro yun. Okay, naku mga kapatid, kalahating oras na naman po agad na nagdaan. Bukas po ng gabi, samahan niyo po kami dahil makakasama po natin ang ating kapatid na si Derek Ramsey sa ating special na Huwebes. Magkita-kita po tayong muli bukas dito lamang po sa... Ah!